Welcome to Caridad Channel. Ang video na ito ay patungkol sa unang taong nakarating sa kalawakan. Tapusin ang video para malaman ang kaganapan sa buhay ng taong ito. Noong panahon ng Cold War, ang Soviet Union at United States ay nag-uunahang makapagpadala ng unang tao sa kalawakan para mapalakas ang kumpiyansa ng mga tao sa nasasakupan nila. Dahil ayaw nila na malamangan ang isa't isa pagdating sa teknolohiya. At ang unang nakapagpadala ay ang Soviet Union na siyang ikinabahala ng United States. Ang unang tao na nakapunta sa kalawakan at umikot sa daigdig sa loob lamang ng 1 oras at 48 minuto ay si Soviet cosmonaut Yuri Gagarin, 27 taong gulang, isang anak ng karpintero mula sa Russia, may asawa at 2 anak. Sumakay siya sa Vostok na spacecraft at naging sikat ang binigkas niyang salita na "Let's go!" Nilibot ni Gagarin ang buong bansa at nagsilbi bilang deputy sa Supreme Soviet. Subalit ang pagbalik niya sa daigdig ang halos kumitil sa kanyang buhay dahil nagkaroon ng problema sa mga cable na nagdudugtong sa Vostok Descent Module at Service Module na hindi naghiwalay na naging dahilan ng matinding pag-alog habang papasok ang spacecraft sa kapaligiran ng daigdig. Lumabas si Gagarin bago naglanding gamit ang parachute at ligtas na nakalapag sa Volga River. Naging matunog agad ang pangalan ni Gagarin sa buong mundo at tumanggap ito ng napakaraming parangal galing sa kanyang bansa. Ang Khrushchev government ay binigyan siya ng parangal na The Order of Lenin at tinawag siyang bayani ng Soviet Union. Naging mangininom si Gagarin sa rurok ng kasikatan niya, pero siya ay bumalik sa training at napili bilang backup pilot sa nabigong misyon ng Soyuz 1 para sana tumuklas ng mga bagay-bagay sa kalawakan. Pagkatapos ng 1 taon, si Gagarin ay namatay sa pagbagsak ng sinasakyang 2-seater MiG-15 fighter jet malapit sa Moscow sa kalagitnaan ng training flight. Ang kanyang mga abo ay inilagay sa Kremlin Wall at ang kanilang bayan na tinatawag na Zask ay pinalitan ng Gagarin para sa kanyang karangalan. Sa pag-aaral ng mga opisyal sa kanyang pagkakaaksidente, ang dahilan ay ang mga bagay na lumilipad sa himpapawid tulad ng ibon at lobo. Subalit maraming nagsasabi na ang aksidente ay dahil sa pagiging lasinggero nito. Ang tunay na dahilan ng pagkamatay ay hypoxia o kakulangan sa oksigen sa katawan. Subalit isang kaibigan ni Gagarin na nakakita ng pangyayari at nagpatunay na ang dahilan ng pagkamatay nito ay ang pagpapalipad ng isa pang eroplano na lumapit sa sinasakyan ni Gagarin na naging dahilan kung bakit umikot ang kanyang eroplano at nahulog ito sa lupa. Huwag kalimutang mag-like, comment at isubscribe ang channel na ito para updated ka sa mga susunod na videos. Maraming salamat!